Sagana ang Bagyo sa likas na yaman. Nang dumating ang mga Amerikano, nakita nila ang potensyal ng lugar, kaya't ang dating bulubundukin naging isang modernong komunidad. Modernong maituturing, ngunit sadyang may mga bagay na hindi na bago ng modernisasyon, katulad ng mga misteryong patuloy na bumabalo sa lungsod. Katulad ng bahay na ito sa Leonard Road, na mas kilala sa tawag na White House. Tawag dito ay White House. Si Alma ang kasalukuyang caretaker ng La Peral White House. Marami na rin daw silang kakaibang karanasan sa bakuran nito. May mga karanasan daw kayo sa fortune plan. Pinaputol ko po to, sir, sa isang guard dati. Tapos yung guard, 2 days siya hindi nakalakad. Masakit daw yung buong katawan niya, sabi niya. So nakahiga lang siya? Opo. Opo. Hindi niya maintindihan yung nararamdaman niya po sa katawan. Paborito kasing halaman ito ng asawa ni Don Roberto, si Doña Victorina. Sila ang orihinal na may-ari ng White House. Nang maputol daw ang fortune plant, nagsimula na umano ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa mga gwardya. Tapos yung kinagabihan po, yung kapalit niya po panggabi, lasing po yun, natulog siya sa basement. Saan yung basement, banda? Doon sa kabila po. Sa loob po. Opo. Pwede natin puntahan mula dito? Opo, sir. Oh, turo natin. Sige. Doon tayo sa kabila. Dito, ang daan. Opo. Kasi kwento yung matalik. Usually sa basement, yan, mga sasakyan na nakagarahe. Opo. Dito. Opo. Hating gabi, basta bigla daw siya may naririnig na mga iyakan. Ngayon, sino natutulog dito? Wala na po ngayon, sir. Wala. Nagkwento rin si Jose ang nakatokang bantay ngayong umaga sa White House. Sa 5 taong karanasan mo dito sa pagbabantay sa bahay na ito, may mga nararanasan ka bang kakaiba? Marami ah. Marami? Oo. Oh. Yung mga radyo namin, yung radyo na nagpapatugtog kami. Oo, oh, oo. Oh. Nagpapatugtog music, kami. Music, oo. Nililipat yung mga yung... Station? Station. Walang tao? Wala, pinapalitan. Kahit i-shut off mo, mag-on. Kailangan lang, bunutin mo yung ano. Bunutin mo yung sakit para ano. Para mamatay yung mamatay. Tugtog? Ano yung may mga naririnig ka ba dito sa gabi? Baka mag-isa ka lang. Yung mga nagwawalis lang sa loob, kumakalampag yung bintana, yung mga kahit yung pintuan nagbubukas, kakalampag. Kapag nasa basement ka, maririnig mo. Pero walang tao sa loob? Wala, walang tao sa loob. Ngunit isa sa hindi malilimutan ni Jose ay nung tumawag ang kanyang misis na nasa ibang bansa. Yung babae na sumasabat sa cellphone. Nag-aaway na kami, sabi niya, sino yung babae na sa tabi mo? Sabi ko naman, ay, wala, mag-isa ka lang ako, mag-isa lang ako dito. Pero? Pinipilit, seryoso siya, akala ko nagbibiro. Pero may tao? Wala, mag-isa lang ako dyan sa business. Anong karaniwan yung nakikita ng mga tao dito sa bahay na to? White lady daw. Yun naman ang sabi nila, yun ang nakikita nila. Sa third step na yan, dyan raw lagi nakatayo. Nakatayo lang. Pinasok mo na ba yung loob nito ng gabi? Pinasok pa, pero marami kami. Hindi mo kami pasukan ng mag-isa? Bakit? Meron na, tatayo kasi ang balay mo dyan eh. Kahit sabihin kung kaya mo. Ang kwento sa akin ni Jose, karaniwan daw nakikita sa lugar na ito isang white lady. At nakatayo yung white lady sa 3rd bahagdan nitong stairs na ito. Third step. Nagkataon naman na kung titingnan natin yung third step, yun lang yung may konting sira. Kumpara dun sa iba, parang okay naman.
ang dating caretaker na si Lola Catalina, nagkwento rin ukol sa pamilyang dating niyang pinagsilbihan, ang pamilya Laperal. Bago kami lumibot sa loob ng bahay, nag-alay muna si Lola ng bulaklak ng magnolia. Ito kasi ang paborito ni Doña Victorina. Bakit ko natin kailangan mag-alay ng bulaklak, Lola? Eh, sila patay na. Sila may-ari bahay, patay na. Patay na siya na mag-asawa. Kailangan bigyan ng bulaklak. Pag pumupunta kayo dito, Pagkita kami dito, pakita niyo sa pintana, ay hindi na, may bulaklak na pakikuha ninyo. Ang pag-aalay ng bulaklak ay simbolo ng paghingi ng permiso sa mga dating may-ari ng bahay. Noong 1949, dito ba kumakain ng mag-asawa? Dito lang kumakain. Sila ang mag-ina, mag-ama dito lang. Saan mo ang posisyon? Nandito ang padre de familia siguro? Oh, dito si Dok si Laperal, karatanda. Dr. Laperal, tapos Roberto, yung asawa. Dito siya ang asawa niya. Dito ang asawa niya. Doon naman yung mga panganay, pangalawa, pangatlo, anim anak nila eh. Sabay-sabay sila kumakain. Habang kumakain sila, nasan po kayo? O, kami nagsilbi sa kanila. Sa paglipas ng panahon, halos wala naman doon nagbago sa estruktura maliban sa pag-renovate ng mga CR at pagpalit ng pintura na ginawang puti. Habang kami naglilibot, inaayos naman ang pagsisetup ng mga CCTV camera sa piling bahagi ng bahay. Ang mga kamerang ito ang magsisilbing mata at tenga namin sa oras na iwan namin ang bahay. Inabot na kami ng gabi sa pag-setup ng CCTV cameras. Ngunit hindi pa man kami ganap na natapos, nagsimula na kaming makaramdam ng mga bagay na hindi namin maipaliwanag. Bago pa man namin lisanin ng White House, may napansin kami sa ilang CCTV camera na aming kinabit. Ha? Ay, hindi. Ano pa yan, sir? Hindi mo magsak yung umano lang, sir. Umano lang. Ako na ang sasarap. Ah, tumungo. Ano pa namin parang sir? Parang ganda. Ang White House ay naitayo noong 1920s ni Don Roberto Laperal. Ang bahay ay nagsilbing rest house ng pamilya. Business family itong Laperals. Tapos yung kan, umakyat daw sila nung Baguio Carnival noong 1923. Tapos after that, nagustuhan nila yung lugar, nag-decide sila mag bumili ng lupa saka magtayo ng bahay. Kailan mo ba nagsimula yung tawag na White House? Sinimulan daw na puti ito noong 2001 lang. Ni-repaint lang. Ano ho dati ang kulay nito? May pagka light yellow, beige. Tapos red yung roof. Noong World War II, isa ang Baguio sa mga lugar na nasakop ng mga Hapon at ang Laperal House ay isa sa kanilang ginawang headquarters o garrison. Marami talaga nangyari mga torture, mga pinapatay na mga local people. So, yung kwento, naisama yung ibang Laperal brothers and sisters. Ano hong inabutan nyo dito? Inabutan ko lang dito. Binahayan ng official mga Hapon dito, bahay na to. Dito naman sa Kalakbila,
binahan niya mga madre. Tapos, dumating mga Amerikano doon sa taas na binubaan itong bahay nito. Kaya ito ba ito, gubanyan. Kaya yung pusti doon sa gate, nakuha sa binubaan Amerikano yan. Binomba nila, no? Binomba nila. Kaya doon namatay mga hapon dito. Marami doon namatay dito? Marami daw namatay dito eh, mga opisyal. Sa edad na 80, may mga alaalang tila na imprenta na sa isip ni Lola Catalina. Katulad umano ng ginawa ng dalawang magnobyong hindi niya kilala sa labas ng gate. Pinatay yung kanyang sarili sa lalaki, pinatay yung bago sarili niya. Para nagsusahin silang dalawa. At ang pagkamatay ni Don Roberto. Nadulas lang siya dyan, tapos yung buwan, gumanon siya yung ulo tulog dito. Nabagok yung ulo? Sabi na, dahil naman si doktor, ayaw niya. Kasi na Cruz Manila, sabi niya. Cruz Manila siya namatay. Wala pang siyang linggo, nang galing dito, namatay siya doon. So ang kinamatay yung nabagok yung ulo? Ano yung reputasyon nitong bahay na ito, itong White House? Maraming umiiwas dito, ayaw pumasok. Yung iba, sir. Bakit? Bakit daw ayaw nila pumasok? Yung parang meron daw na kinikilabutan sila, sir. Sabi nila, sir, dito. May nakikita sila? Opo. Para tumatawid? Opo, na babae. Sa aming pagbalik, kaagad naming ni-review ang mga CCTV footage at ito ang tumambad sa amin. Nasira ang reception ng ilang CCTV camera sa mismong pag-alis namin nung nakaraang gabi. Tila ayaw magpakuha ng kung sino man ang nasa loob ng mga kwarto. Sinuri ng crew kung may aberyang naganap sa mga gamit. Wala namang nakitang pagbabago sa setup ng CCTV camera. Pero nang aming busisiin ang iba pang na-record, ito ang lumitaw na mga imahe. Bagamat hindi kami nagpadala sa aming imahinasyon, nakakaramdam na rin kami ng kaunting takot. Lalo na nang makita namin ito. Maraming pwedeng mabuong interpretasyon sa mga puting bilog na lumulutang sa harap ng CCTV cameras. Maaring insekto, alikabok, o mismo orbs. Ayon sa mga paranormal expert, ang orb ay ang inaakalang pagpapakita ng kaluluwa ng isang yumao. Bilog daw ito dahil ayon sa physics, ang enerhiya ay palaging nagsisimula sa isang bilog na sentro. Yung movement niya palagi, diretsyong ganun. Pero may mga ganun din gusto ko. Ayun ang makita mo. Pag irregular yung movement na gumagano. Ayun ang gusto mo makita. Yun. Pero kung straight na ganun, it's a reflection, you know. It's a, it could be a reflection. Insekto yun. Huh? Tapos biglang na wala ganun. Insekto. Describe mo muna yung nakita mo ngayon dito. Nararamdaman, nakikita. Okay. It's here. Inimbitahan namin ng dalawang estudyanteng si Natel at Hernan para samahan kami sa loob ng bahay. Balkonahe. Balkonahe. At upang ibahagi na rin ang kanilang kakayahan sa larangan ng paranormal. May third eye daw kasi ang mga ito. Malapit na tayo dito sa steps ng bahay. Na, bago tayo pumasok, ano sa tingin niyo yung pwede nating i-expect sa loob? Siguro, malaking bahay ito, ha? Mayroon sigurong papalamdam na tao. Hindi natin alam kung sino. Baka yung, ang step ko po kasi ay dalawang bata. 5 to 7 years old, or tapos yung lalaki is 7 to 10 years old. Magpaparamdam. Magpaparamdam, no? Sa atin, no? Dito pa, malakas. Oh, malakas dito? Malakas dito, ha? Okay, papasok ko tayo ngayon. Okay. Sige, after you guys. Seriously. Okay. Anong nararamdaman niyo dito? Anong vibe mo? Mabigat.
Mabigat. Ang dami. Ang dami nila. Crystal, ano? Anong ano? Here, andito yung lolo. That's matanda siya kasi, so I expected na siya yung lolo. Dito sa stairs is yung yaya. Yaya po yung dito. Yung andito mismo para takbo. Diba? Yaya. 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 Hinahanap ko yung yaya, ay yung maid nila, papasok dito kanina. Kaso nawala na siya dito. Kaso nawala na siya dito. Basta may wala. Tandam mo? Tandam mo din. Nawala, diba? Dito usually, naglalaro yung bata kasi, tsaka yung yaya niya. Saan nga yan? Nasa second floor na tayo. Mas lumalakas siya lalo. Pero hindi siya dito umakyat. Oo, hindi siya dito umakyat. Bakit niyaya ko eh? Kasi hindi siya dito. Dala niyo yung bata. Kasi maraming bata dito. Pagdating sa kwartong katabi ng master's bedroom. Ano, Christelle? Anong naramdaman mo? Nararamdaman ko ano nararamdaman nila. Ah, ang sakit. Ang sama. Nararamdaman mo yung pain. Yung pain nila. Yung suffering. Ang sama. Ang sakit. Malakas dito? Malakas dito. Sige, pasok kayo, pasok kayo. Come on. Dito ni-rape yung yaya nung bata. Actually, dito siya all day. Parang dito na siya nagpapahinga. Nandito siya all day? Dito na parang yes. Maganda na siya. Space niya to. Ang kusina, master's bedroom at ang kwarto na katabi nito ang napili ni Natel sa aming planong lockdown. Layunin naming alamin kung totoo nga bang may mga espiritong gumagala sa loob ng bahay. Okay guys, relax muna ha. Nakikita kami shadow. Saan? Diyan sa CCTV. Yung po yung kanina dumaan sa bahay. Ngayon, yung shadow. Guys, gusto nyo magpuntahan? Yung po yung nakita namin. Actually. Taga. Nandito siya sa gilid. Sa gilid siya, kuya. Ano yung sa gilid siya? Sa gilid siya? Dito. Lalaki, babae? Yung babae po. Pero sa aming pag-iikot sa buong bahay, isang imahe lang daw ang lagi nilang nakikita. Ang kaluluwa ng kasambahay. May makot ba? Amara, mata. Ano yun? Sino yun? Mataos ba? Mataos sa taas, no? Wala. May nag-ice ba? Tanong niya, may nag-ibinig kami yung makot. Diyan o. Dito, ang banda. Diyan. Teka. I think sa'yo yung naam natin ngayon yung batang dalama. Baba yung dalama. Nadidinig ko eh. Oo, may hindi siya maglaro eh. Kasi tumatak ko eh. Naramdaman ko yung tatak. Nadidinig ko eh. Nadidinig ko. Walang tao doon, sigurado ako sa taas. Tinanong ko sila sir. Hindi sila umalis ng control room. Sabi ko lang eh. Andito eh. Teka. Dito po, banda dito sa taas. Yes. Ang lakas. Yung nata. Sir, hindi sila pumupunta doon. May nadinig ako. Kasi. Ayan o. Naririnig nyo? Ang lakas grabe. Ang lakas actually. Maririnig mo siya. Footsteps. Footsteps doon? Ang lakas dito grabe. Dahil nasa control room sa itaas ang aming crew, hindi rin namin matukoy kung ano ang tunog na aming nadinig. Ngunit ayon sa kanila, wala ni isa sa kanila ang lumabas ng kwarto, naglakad man o tumakbo. Habang kami naglilibot,
ang asawa ni Alma ni si Kuya Frel, ibinahagi rin ang kanyang naging karanasan. Ayon sa kanya, nakikita raw niya ang mga multo ni Don Roberto at ang asawa nitong si Doña Victorina sa tuwing siya'y maglilinis sa loob ng bahay. Yung matandang babae yung nakaupo sa gitna ng salasit. Ba't sa gitna? Yun ang paborito niya. Nakita mo? Oo, oh, nag-garantin niya siya. Kapag niya doon yung lalaki. Lalaki. Asawa siya yung nakabero. Yung asawa na nakabero, si Don Roberto. Okay. Dito ko lang yun. Saan? Pagala sa isang umaga, galing siya sa taas. Pagala sa isang umaga, galing siya dyan sa kwarto ko, bababa siya rito. Mm-hmm. Pagbaba niya, tatambay siya rito ng mga 5 seconds. Tambay siya rito. Tapos bababa siya dyan. Dyan niya iiwan yung aso niya. Oh. Lahat ng kinuwento ko, nakita ko yan. Anong ginagawa mo habang nakita mo? Naglilinis. Dead pa ka na? Wala, oo. Oh, siyempre, sabi ko, kung tatakutin nyo. Ano yung tsura ng matanda? Hindi, magkita yung mukha. Pero sana mo lang sila yun. Pero matangkad na lalaki. Tapos naka-black. Black na pants. White t-shirt. Sigurado daw si Kuya Frel na ang kanyang nakita ay ang mag-asawang Lapiral dahil na rin sa mga litratong dating naka-display sa loob ng bahay na ito. At dahil na rin daw sa kwento ni Lola Catalina na ayaw iwan ng dalawang matanda ang bahay. Tapos dyan sa may atik yung babae, parang katulong ng talo na yun. Ayon kay Kuya Frel, ikinuwento sa kanya ni Lola Catalina ang tungkol sa kasambahay. Nasawi umano ito sa pag-ibig, kaya nagpakamatay. Kasi bata pa raw nandito na yun, 16 years old yata. Yung katulong sila ng dating mayari, ng kwento niya, nagpakamatay. Kaya sabi ko, paano nagpakamatay yun eh? Nakatayo naman dito. Tapos umiiyak lang. Maging ang anak ni Kuya Frel, may nakakasalimuha daw na mga batang multo. Tatabuhan sila dyan eh. Nakikita mo anak mo, mag-isang nagtatago. Tapos tinaman mo. Tapos tatapos niyo yung anak ko dyan. Yung isang anak kong kambal, mumu, sabi niya. Bukod kay Natel at Hernan, pinaundakan din kami ni Dion, isang paranormal researcher ng Baguio Spirit Questors. Siya ang mangunguna sa pag-aalay o sa tinatawag ding pag-aatang. Una kasi ang mga kalalawa kailangan irespeto. Kaya itong ginagawa natin, although madali lang ito, iniimbita natin sila na makibahagi kung ano man ang kailangan. Actually dito sa Cordillera, lahat ng mga ginagawa ng mga tao dito, kailangan dapat nakikisalo din sila. Okay. Ang mga ancestors. Mm-hmm. Kailangan makisama sila. Kaya ang tawag dito is atang. Sa pagkakataon to, may alak tayo tsaka kandila. Okay. Ang alak, ibig sabihin, kung ano man ang ginagawa natin, binibigyan natin sila ng kung ano man ang meron sa atin para sa kanila. May portion sila. Mm-hmm. Na iniiwan para hindi natin sila makalimutan. Magsisilbing suporta lamang sina Dion, Kinatel at Hernan. Para sa kanila. Mali kayo, Abu. Sa control room siya magmamasid sa mga kaganapan. Kasama ang dalawang estudyanteng si Natel at Hernan, sinimulan na namin ang lockdown. Tigi-isang oras kaming mamamalagi sa bawat kwarto. Talagang naman yung pinanawa ka nyo. Sa side namin. Hindi kami sinasabi niya.
Ang orihinal na isang oras, pinutol namin sa 30 minutos. Hindi na raw kasi makayanan ni Tel ang bigat na nararamdaman niya. Nandiyan ba siya? Nandito siya. Nandito. Actually, sa yun, na po kami. Actually, ko yung nakakbay siya dito sa kamay ko. Sa kamay niya. Ito. Sa left side ko. Sa right side ko. Sa left side niya. Shhh! Kaya na. Kaya na. So, tara. Nagdesisyon kami isama na si Dion sa aming lockdown para magkaroon si Natel at Hernan ng sapat na lakas ng loob. Kung sino man po nandito, may gusto po kayong sabihin kung sakali. Sabihin niyo lang po ngayon. Meron po akong dala-dala dito, sabihin niyo lang po dito sa dala ko. Wala kaming nakuhang anumang tugon mula sa mga sinasabing espiritu. Baka siguro yung medyo maingay yung medyo hindi ko nakuha. Ngunit ng aming lisani ng kwarto ito, ilang beses na naglag ang CCTV camera. Sarado ang mga bintana kaya walang pumapasok na hangin. Siniguro rin tagdad ng packaging tapes ang CCTV cam dahil hindi pwedeng pakuan ng mga dingding. Bukod pa sa clamps na ikinabit. Nang muli itong malaglag, wala nang gustong umakyat para ayusin ang camera. Kaya si Dio na lamang ang umakyat. Ngunit, pagkalabas ni Dion, ito na ang nakita sa CCTV camera. At narinig. Sino man po nandito, may gusto po kayong sabihin kung sakali. Sabihin niyo lang po ngayon. Sino pong gusto niyong kausapin? Lalaki po ba? Babae? Sabihin niyo lang po sa amin. Tila ang boses na nakarecord sa CCTV camera ang kasagutan sa mga tanong ni Dion. Ang dapat sana'y 12 oras lang na pag-record ng mga CCTV cameras, inabot ng mahigit sa 48 oras. At itong mga nakuhanan. Hindi na po yun, tao na katayo niya. Meron din po tao dito. May mga hindi rin maipaliwanag na mga imaheng nakuhanan sa litrato. Ang imaheng ito ng isang lalaki na sinasabi nilang
si Don Roberto. Isang tila babae ang imahe na nakasilip sa bintana. Yeah, for me kasi long exposure yung ginawa niya. So, kung dominant light na ano, kasi may salamin yan, pwedeng yung nag-reflect. At isang bata sa loob ng storage room. Hindi siya nanggaling sa bumbilya. It can be a candle. Kasi kung bumbilya siya, mag-wash out siya ng ganito katulad ng mga fluorescent light. So, it's either a tiny bulb, yung ginagamit na pang santo-santo, yung maliliit na, or kandila, yung maliliit. Skeptic ako because kung perspective ng tao, duwende yan. Kasi dun sa perspective kanina nung tao na meron kayong sample, kung bata yan, at least ganito eh. It would fill up this too eh. Napakaliit niyan eh. Sinuri din namin ang nasirang kuha sa master's bedroom. Ano, yung babae nakatayo. Sa doon niya yan. Ayan, ang puti yung buko nakabelo. Ano? Ano lalaki-lalaki? Baka si Dol Lapiral yan. Actually, the fact na nawala yung reception ng camera na yon nung umalis kayo at bumalik lang nung bumalik kayo, ibig sabihin, may hindi ordinary na fenomena na nangyari dito. At habang ini-edit na ang mga naturang footage, ito ang nakita ng aming video editor sa loob mismo ng master's bedroom nang kasalukuyan itong nasisira. Bukas ang tao talaga, if that's the ano. Tapos walang bilog na pwedeng mag-emulate dun sa video habang nasisira eh. Kasi di ba, same frame lang naman kinukuha na natin, di ba? So ito yung bed, so looking at it, nandito yung tao, di ba? So, pakatingin siya sa camera, pwede, malapit siya. Kung nandito yung tao, ayan, dito. So if this is the bed, nandito nga siya. Nakatingin sa camera. Wow! Tumas din po yung balahibo ko, pero... Kasi tinitingnan mo, perspective-wise, kung baka nga glitch lang yun or we're just using our imagination. Pero nandito yung tao, nakatayo, sakto lang na may perspective. But about the two person? Sa kasalukuyan, iba na ang nagmamay-ari sa White House at ang angkan ng Lapiral. Bagamat nagpa-unlock ng panayam, ayaw namang humarap sa kamera. Irespeto na lamang daw ang kanilang pananahimik. Katulad din ito ng pananaw ng mga nagmamahal sa kasaysayan ng Baguio. Irespeto dapat ang nakaraan. Hindi lang ito yung tinayo ng ni Roberto Lateral Senior, hindi lang ito. Actually, sila rin yung nagtayo ng Session Theater Building sa King Lateral Building sa Session Road. Na parehong iconic monuments na rin ng Old Baguio. Itong sila na lang yung natitirang ilang old structure sa Baguio na dapat talagang i-preserve, no, para sa heritage talaga ng Baguio. Maraming haka-haka ang nabuo sa paglipas ng panahon ukol sa kinahinatnan ng mga Lapiral. Kung anumang sekreto mayroon ang bahay, hayaan na lamang daw na manatili sa apat na sulok ng istrukturang ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.